This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Unlike all the rest of the talk shows you'll be watching and listening to the past week and maybe in the next few days, we'll be much more forward, and we are going to discuss a subject that is incoming in the next week or two. And this is the State of the City address of Mayor Erap Estrada in Manila. And the expectations that our guests, our panelists have of Aquino's State of the Nation address in 2 weeks' time, almost 2 weeks' time, that is on the 28th of this July. The State of the City address will be on the 21st or 23rd of July, so that is next Wednesday, you know, next Wednesday. So. We'll take a quick review of the history of SONA, State of the Nation addresses, and the SOCAs, and we'll take into account the personalities that will be giving these respective addresses. Itong mga State of the Nation addresses ang tawag, State of the Nation speech, and so on, importante yan para sa bansa o para sa siyudad, kung siyudad man, para malaman ng taong bayan ang katotohanan sa kanilang kinalalagyan at kung anong mga plano para maresolba ang mga problema at mga krisis. But my own experience in the past 25 years since EDSA 1, the SONAs are, as termed by some people, SANAs. Sana totoo, sana nangyari, sana mangyayari. Ano, at lahat ng mga totoong problema ay itinatago. Ano? Let's see what our panelists have to say about the State of the Nation addresses of the past and what they have heard and observed in their own political practice. Most senior among us today is Ferdie Ramos, who has been the news political news reportage for 40 years, maybe 47 years, I know, and he's very proud of it because he really has a lot of knowledge, stock knowledge about the personalities in politics through the Philippines' modern history. And of course, Linggoy, Alcuaz, I termed him a political frogman. Did you read my article on that? Because I said he dives into politics to search out coup d'etats and so on, and then jumps from pond to pond, you know. Okay, so let's go to Ferdie. Ferdie, give us a minute of your history in reporting politics and in advising in media affairs for politicians. I started as a media man way back in 1967 and have covered a lot of SONA. The SONA of President Marcos, the SONA of, to start with, the SONA of former President Estrada Macapagal, President Marcos, and then Cory Aquino, President Ramos, then President Joseph Estrada. And now, through the media only, President Aquino. So give us a bit of tidbit from Estrada Macapagal's time. You were saying, what you recall is the mea culpa of Macapagal. Yes, know? There was a time, I think in 1965, before the election, before that SONA,
May sinabi si former President Diosdado Macapagal na unang-una, dalawa yung natatandaan ko. Keng Tigre, keng Leon, eh ko tatakot. Yun ang ano, because alam niyang si President si Marcos ang kakandidato. At nung merong mga faults yung kanyang government, inamin niya ito. Kamukha ni President Gloria Macapagal, inamin niya. Sabi niya, mea culpa, mea culpa, mea maximum culpa, may fault, may fault, may maximum fault. Mm. Inamin niya, ay bagsak. Mm. Ay, that led to his downfall. Eh yung anong ibig sabihin ng ano? El Tigre, El Leon. Eh kung sa Kapampangan Tigre, yun, kung ano? Sa Leon, di ako tatakot. Mm. Sa'yo pa. Oh. Ayun. Ay, kay Marcos. Bagsak din. Can you recall that far, Linggoy, sa iyong mga ano? Hindi, kasi in most of the zonas, nasa labas ako sa lansangan. Mm. Minsan lang ako nasa loob nung NTC commissioner ako. Panahon ni Cory. Panahon ni Cory. We'll go back to that. And then Marcos naman in your si Marcos ang kanyang ano to eh yung kanyang this nation can be great again. Ang pagkakaiba nito, reporter na ako nung araw. Matagal bago niya bitawan yung kanyang SONA, nababasa na ng publiko kung anong laman nito. Ito yung may mga concrete programs, may budget na ron kung ano ang gagawin ganun. Pero pag dineliver niya to, hindi niya babasahin yung SONA na yon. Extemporaneous at explain niyang isa-isa yung SONA. Well, actually, ang state, isang State of the Nation address is not the product of one person dapat because it is the State of the Nation. It is the government's report ano, sa different departments, ministries, and so on. Kung ano nagawa, ano pang gagawin, anong naging problemang hinarap nung nakaraan at anong gagawin, di ba? Kalinggoy. Ganun nga, kamento. No? Pero, yung mga FOPA. Pagkakamali, FOPA. Yung mga pagkakamali, yung mga embarrassing slips, slip of the tongues, okay? Usually ito eh produkto nung nung persona nung pangulo. Halimbawa si Gloria, meron siya nung bangkang papel. Tapos pinuri niya si General Palparan, di ba? Yung mga ganun. Ngayon, dito naman kay Pinoy, eh alam mo si Pinoy, he is predestined to ano, hindi man to fail, no? Kasi napakarami yung base o suporta niya. Pero yung gumawa siya ng ano, kahihiyan or kabastusan. Di ba madalas iniimbita siya mag-talumpati sa mga anniversary tapos binabastos niya yung ano. So the worst is mangyari yan sa SONA. Naging ano eh, personalistic yung mga State of the Nations since after EDSA 1, I think. No? Nung panahon ni Marcos, formal, may inaanunsyo. Dito, laging hindi inaanunsyo yung ano, di ba? Yung SONA. Program. Oh. Para magtataka ka at hihintayin mo on the very day of the SONA. Tapos, yung banggit ni Kalinggoy, very gimmicky ang mga SONA ngayon. Mga punchlines, bangkang papel, mang pandoy, yung yun, kay FBR. Ano? Walang wangwang doon kay Pinoy. Ano? Pero kay Marcos, this nation can be great again. It is about how this nation can achieve things and so on. No? Mukhang kay Diosdado Macapagal, from your recollection, medyo personalistic din. Mea culpa, mea culpa, kay Leon, kay Tigre, hindi ako natatakot. What do you think? Nagpatuloy pa yan. No? Nung panahon naman ni dating Pangulong Cruzon Aquino, nahirapan siya sa mga SONA niya, sa kapapaliwanag, doon sa mga brownout, at saka mga coup. Laging doon umiikot yung ano eh, kung bakit nagkaroon ng brownout, kung paano isosolve yun, ano? At nung dumating naman kay Presidente Ramos, yun nga, iniharap niya si Mang Pandoy, ano? Tapos kay Gloria Arroyo, yung bangkang papel, at nung sumunod na SONA, pinresinta niya pa yung mga bata. At ngayon, kay Presidente Erap naman, ay kung ano ang gagawin niya sa mahihirap, ano? Pero, dito sa city na? Hindi, nung presidente siya, ano? Pero ang na-notice ko niyan, ito nga ang as a reporter, at sana i-correct ako ng iba. Simula nung kumover ako ng SONA, laging yung krimen ay pababa ng pababa. I think na itong SONA ni Presidente Aquino, sasabihin niyang mataas ang statistics ng krimen. Pero sinasabi niyang hindi yan ang crime situation. Yung pala, nung araw, let us give credit to General Purisima,
Sabi niya ngayon, inire-report na yung tama. Hmm. Kaya ngayon, medyo naguguluhan ako. Tumataas ba yung krimen o tumaas ito dahil yung mga petty crimes naka-report? Hmm. Nung araw, ngayon nga, minatanggal pa dahil hindi inire-report nung tama. So ito, nabanggit na rin ni Pinoy nung siya'y nagsalita nung nakaraan na mataas ang krimen, hindi dahil nagpapabaya ang pulisya, mm-hmm. kundi dahil tumaas yung statistics. Mm-hmm. Okay. Well, now let's move on to first the SONA of your expectations about the SONA. Kasi very clear itong linggong ito, bumabagsak ang ratings na ni B.S. Aquino. Ano? Hindi itong no, linggong ito. Mm-hmm. Yung survey na yan, yung poll survey, before the Supreme Court decision mm-hmm. pa yan, actually, yung survey umabot lang ng July 2. Mm. Pero mga 2 weeks 'yan. Mm. So isang araw lang yung ano naabutan nung hindi pa na digest. So siguro pag may survey ulit mas lalong babagsak. Itong bumagsak. Ito yung period na March, April, May kung saan yung mainit sa balita yung na-police list at yung kakasuhan arestuhin, ikukulong yung tatlong senador et al. But of course, the SONA of Aquino this year will not be just about the DAP and so on. In fact, baka iwasan yan hanggat maaari. I expect it to be about the 7.2 growth rate, yung pagpuri ng World Bank sa kanya, and so on and so forth. No? Kung ginawa ng professional speechwriters and researchers, baka mag-impromptu siya. Yung bureaucracy. Pero pag siya, I think hindi niya makokontrol yung sarili niya. Nakangiti si Ferdie. Hindi kasi naalala ko lang ano, mapasok sa isip ko sa tagal ko nang sa pag-cover ng politika. I have come to the conclusion na good intention and good faith is not enough to run a nation. Kung matatanda nyo, kaya nangyari itong DAP na ito. Dahil nung pag-upo niya, natatakot siyang may mga corrupt na mga tao hindi niya ginastos. Only to admit na dahil hindi niya ginastos yung pera, nagkaroon ng problema yung bansa. Gumawa siya ng paraan, ginawa niya itong DAP para ayusin yung problema. Mali naman, yun ang problema. Well, iba naman interpretation ng mga kritiko na hindi gumagastos dahil pinapalitan muna ang mga kontrata para mapaboran na yung mga bagong hahawak. Ano? At, In our second segment of part 1, we'll talk about the Manila situation in comparison naman with the national, no? But si Linggoy, of course, was saying that he knows the two personalities, Erap and B.S. Aquino. So we'll ask him how these two personalities will be different in their presentation of the reports. But before that, for the our part 2, you were saying you also covered Ninoy, di ba? Mm. But Ninoy never had a chance for a SONA kasi hindi naman naging presidente, no? But what did you see as a personality of Ninoy at that time? You first saw him when he was just 9 years old, di ba? No, si Pinoy, ano? Si Pinoy. Yung father niya. Nung actually, nung makita ko siya nung 9 years old siya, he was a nobody, parang a very ordinary kid. Ano, na pag-alaga-laro sa bahay nila, ganun. Pero ang ma-re-recall ko lang, yung father niya, yung mother niya, at isa, isa lang ang bottom line Hindi sila marunong magpatawad ng kalaban. Mm. Lagi silang naninisi. Ang political strength nila ay nagmula sa paninisi ng kanilang kapwa. Mm. And you were saying nga na isang trait nila ay yung wala silang sala, laging yung kalaban nila ang may sala. What does that mean? Parang sa isang leader hindi tama yun Sana naman kung may nagawang mabuti yung ibang pinuno, ipagpatuloy o gayahin. Pero hindi dapat na laging sinisisi. Okay. Well, we're nearing our first break. Ano? Ready na ba tayo? We'll take that break and then we'll go back to Linggoy to see his projection of the two state of the city or nation addresses that we are going to have in the next week. Okay, let's take this break. Alam mo, yung